Okay, so let us work on the following ano, following examples. Okay. Basically ang kino-cover nito yung steps 1 to 3. Okay, with exception itong sa itong example 2 at saka example 3. Kino-cover nito yung steps 1 to 3. That is galing din sa system. Nagawa natin siya ng functional block diagram. Okay, without the schematic. Okay. Ito kasi may schematic siya. Ang gagawin natin is maghahanap tayo ng ano ng parang block diagram. Okay, so parang up to step for itong ano, example 1.4. Okay, so let's work on example 1.1. So a variable resistor called a potentiometer is shown in the figure below. So ito yan. Okay, so the resistance is varied by moving a wiper arm along a fixed resistance. Okay, the resistance from A to C is fixed, but the resistance from B to C varies with the position of the wiper arm. Okay, so if it takes 10 turns to move the wiper arm from A to C, draw a block diagram of the potentiometer showing the input variable, the output variable, and inside the block, the gain, okay, which is constant and is amount by which the input is multiplied to obtain the output. Okay, so basically, it is obvious na sa problem na to, okay, it is obvious na sa problem na to, ang input natin is the angle. Okay, it's ang output natin is voltage. Now, yung voltage output na to is basically proportional dun sa input angle natin. At depende siya kung nasan tong B. Okay? So, what happens is that, kung magsisimula ka dito, okay, kung magsisimula ka sa point A, okay, you need to turn this, okay, 10 times para makaabot ka dito sa point C. Okay? So basically yung potential ngayon sa ano sa B at saka sa C, okay, is basically yung voltage divider nung ano nung overall, okay, saka nung resistance dito. The problem is hindi natin alam kung ano yung resistance, alam na natin yung voltage, pero isa pang alam natin is kung ilang beses natin to kailangan i-turn para marating ka from here to here. Okay, so in that case, we can simply say na, or we can say na yung ating block diagram would actually look something like this. Okay, it would look something like this. So ito yung potentiometer niya. Okay, tapos ito yung input natin, ito yung output. Okay, so basically ang input natin dito is angle. So input angle. Okay, so i-represent natin yung theta. Okay, tapos ang output natin is basically output voltage. So VO. Okay, so yan yung input natin tsaka yung output. Okay, ang tanong na lang is ano yung ilalagay natin dito sa loob to. Ang sabi ng problem is that lagyan natin siya ng So basically lagyan daw natin siya ng inside the block, okay, the gain. Okay, so the gain, which is a constant and is the amount by which the input is multiplied to obtain the output. Okay, so basically dito, kung titingnan natin, okay, tingnan natin ulit yung diagram natin. Okay. Since voltage divider nga siya, no? Okay. So since this is a voltage divider. Okay. So ma-deduce natin na yung voltage output, okay, which is basically yung ano, voltage between B and the ground, okay, is basically yung voltage AC, voltage sa pagitan ng AC, okay, times yung resistance nung potentiometer nyo when the pointer is at B, okay, divided by yung overall resistance ng potentiometer niyo, which is found by traversing the entire length, okay, traversing this entire length of your ano of your ito. Okay.
So yan. Now, obviously, itong BACD nyo is may potential siyang 50 volts at negative 50 volts. So all in all, 100 volts yung potential niya. Okay? Ito namang resistance natin ng RAC. Kasi since wala naman tayong given resistances dito, pero ma-reduce natin na ito is actually proportional saan? Proportional to sa yung entire length na yun. Okay? But since yung input nyo is angle, okay, at kailangan nyo ng 10 turns para makarating siya from point A to point C. Okay, 10 turns ito. Okay. Multiply natin yun ng 2.5 para maging ano siya, linear, ano siya, linear, para maging length siya. Okay. So, kumbaga, parang yung circle natin. Since 10 times nang iikutin nito. Okay. I-layout natin yun sa isang linear. Ano? Sa linear. 10 times nang iikutin ito. So, i-layout natin sa isang line. Okay. So, since ang isa nito ay 2.5, ang isang turn ay 2.5. So, 10 times yun. 10 times 2.5. Okay. Tapos, ito namang RB. Resistance ng RB. Proportional yan kung nasan yung angle mo. Kung nasan nakaikot yung ano. So, we can basically say na ito yung table nyo. Okay? So, in this case, we can solve this as VO equals 100 divided by 10 times 2pi, okay, times theta. Okay? Which leaves us VO equals, kaya natin computed kung ano itong ano. Or, ganyan lang, i-express natin in terms of pi. So, this is basically pi over pi. Okay, times theta. Okay? At ito yung hinahanap nating proportionality constant. Kasi kung titingnan nyo maigi dito, okay? Kung ito yung input mo, okay, at para makuha mo to, kailangan ito i-multiply mo ng pi over pi. Okay? Para makuha mo yung output. Okay? So basically, yung hinahanap nating gain dito, okay, is basically pi over pi. Okay? So, that's how we work on number 1. So, ayan. Now, ang tatandaan nyo sa mga ganito is that, ano, pag meron kayong block diagram, basically, ang pinaka maikli nating notation dito is that yung gain dito, or whatever mathematical expression na nasa loob ng block diagram natin is multiplied to this one. Okay? So that is why for a system na meron lang pure gain katulad nito, so madali natin siya may express. Pero kapag ka hindi meron pure gain, medyo iba yung magiging proseso natin. Okay? At dun papasok yung ano, dun papasok yung ating ano, ating transfer function. Kasi in terms of transfer function, magagawa pa rin natin na ito, i-multiply dito. Okay? So yun ay possible lang kung meron tayong transfer function. Pero kapag wala, kung wala tayong transfer function or naka-express yung ating model in terms of another, say, differential equation, then ito, hindi natin magagawa yung operation na ito times ito is the output. Okay? So, magagawa lang natin yung operation na yung gain, okay, times the input is the output kapag ito ay constant o kaya pag ito ay naka-transfer function form. Okay? Kung hindi man siya constant, naka-transfer function form ito. Okay? So, pag-aaral natin yung mabuti sa ano, sa chapter 2. Okay. Pero in this case, since pure gain naman ito, so again, gain times the input is the output. Okay. So ito nga yung expression na hinahanap natin. Okay. So, ayun. Ah, by the way, ang gain natin, tukoy natin dito, sabi natin K. Okay. Sabi natin K siya. It's actually 5.5. This is volt. So, importante na mag-specify din tayo ng units. Okay? So, ayan. So, number 2. Okay. So, a temperature control system operates by sensing the difference between the thermostat setting and then opening a fuel valve. May kulang to. Okay. May kulang dun sa, ano, sa statement kong problem. So, dagdag natin.
kasi difference between eh. So dapat dalawa yun. So difference between the thermostat setting, lagay natin, and the actual temperature. Okay. And then opening a fuel valve into a heater, an amount proportional to this difference. Okay. So draw a functional closed loop block diagram identifying the input and output transducers, the controller, and the plant. Okay. Further identify the input and output signals of all subsystems previously described. Okay. So pag meron kayong ano, pag meron kayong ganitong situational na problem. Okay. So medyo straightforward naman yung description niya. Okay. So in this case, pwede nating i-pattern yung ano, yung ating ano, ating magiging block diagram or functional block diagram sa closed loop system. Okay. So drawing muna natin yung ano, yung general ano, configuration ng isang closed loop system. So input, okay? Tapos meron tayong input transducer, okay? Tapos summing junction. Meron tayong controller. Meron tayong plant. Okay, tapos yung output natin. Then meron tayong sensor. Okay. Tapos babalik siya dito, negative positive to. So ito yung input natin, ito yung output natin. Okay, tapos may mga signal diyan. Okay. Now, ipa-pattern natin ngayon yung ano, yung magiging functional block diagram natin dito. Okay. So yung first statement niya, okay, ilabas natin yung okay. So yung first statement niya states na a temperature control system operates by sensing the difference between the thermostat setting and the actual temperature. Okay. So lumalabas. So lumalabas ngayon na meron kang ano, meron kang thermostat. Okay. In which doon mo yung thermostat ang i-set mo as your input. So lalabas ngayon, meron kang input setting. So pangalanan natin siyang input. Okay. Ito ngayon ang mag-interpret ngayon ng input na to is the thermo. So ito, medyo nalaki yan ito. So yung input natin, ang mag-interpret ng input natin is the thermostat setting. Okay. So now, ang lalabas ko is basically a voltage proportional to temperature. Okay. Now, what happens is that may pagkukumparahan kasi siya. Okay. So ang pagkukumparahan niya is yung actual temperature. So which means ang output natin ultimately is the actual. Okay, is the actual temperature. At yan ay in-measure ng isang sensor. Okay, so i-generalize natin ang sensor. Kasi hindi natin sure kung ano sensor ang pwede dito eh. Okay, pero maraming pwedeng sensors yun. Like, temperature dependent resistors, mga ganun. So, any sensor that can measure the temperature. Okay. So, ngayon, yung difference ngayon between, ano, so magiging ito, voltage, okay, proportional din sa temperature. So, yung difference nilang dalawa would actually drive what? Magdadrive yan ng valve. O ng fuel valve. Okay, magdadrive yan ng fuel valve. Ito. Okay, in which, ito ngayon lalabas sa controller niya. Okay. In which, that valve would drive a heater. Okay. Mag-drive siya ng heater. Okay. And that heater is the plant na magpo-produce ng actual temperature. Okay. So, itong difference ito is the actuating signal. Okay. That would be the actuating signal. Okay. So, itong valve na to is amount of fuel. Kasi, mangyayari kasi is, since valve ito, mag-open siya ng valve. Pag na-open yung valve, mas maraming fuel yung makakapasok.
Okay, mas maraming fuel yung makakapasok dun sa ano, sa heater mo. So, mas magpo-produce na mas maraming heat. So, ito is amount of fuel. Ito, signal na to. Okay. So, basically, ito yung functional block diagram that can describe example 1.2. Okay? So, ayan. Now, let us move to example 1.3. So, an aircraft altitude varies in roll, pitch, and yaw as defined. So, tulad nung ano, tulad nung dinedemonstrate ko kanina tungkol sa aeroplano. Okay, so, roll is yung ito, yung pag-ikot niya side to side. Okay, yung pitch is yung nguso. Okay, kung nakataas o nakababa yung nguso. Yung yaw is kung saan nakaharap yung aeroplano ninyo. Okay, so, yan. So, here we are asked to draw a functional block diagram for a closed loop system that stabilizes the roll as follows. Okay, so the system measures the actual roll angle with a gyro and compares the actual roll angle with the desired roll angle. Okay, so lalabas yung gyro nyo, ang sensor nyo. Okay, kasi siya yung nag-measure ng actual. Okay, so now the ailerons respond to the roll angle error, okay, by undergoing an angular deflection. Okay, the aircraft responds to this angular deflection, reducing a roll angle rate. Okay, so let's try this one. Okay, so again, magsisimula tayo dun sa general configuration ng ano ng closed loop system. Okay. So again, input. Okay. Input transducer. Okay, tapos controller. Plant. Okay. Then sensor. Tapos yung feedback. So ito yung input natin, ito yung output natin. Okay. So, medyo letters na yung sinisod ko kasi kapag kasi yung buong word, medyo hindi base. Okay. So, ganito. So, lumalabas ang output, ang input natin is yung desired roll angle. Okay. Tapos, ang output natin is the actual roll angle. Okay. So, lagay natin yun. So, ang input natin is the desired roll angle. So, lagay natin yan as theta d. Okay. Tapos, yung output natin, lagay natin dito medyo malayo, is the actual roll angle. So, theta a. Okay, para sa actual. Now, ang sinasabi niya dito is the system measures the actual roll angle. Okay. So, the system measures the actual roll angle with a gyro. Okay. So, which means itong actual roll angle is being measured by a gyro. So, lalabas yun yung sensor niya. Okay. So, itong gyro ngayon ang magpo-produce ng voltage na proportional sa roll angle, sa actual roll angle. Ang tanong lang is paano natin ko-convert yung desired roll angle sa voltage. So, kailangan natin ng input transducer. Okay. So, sabihin na natin na yung input transducer nyo is, syempre, ang mag-determine naman ng desired roll angle, ang mag-set nyan is yung piloto at saka yung controls nyo. Okay. So, sabihin natin yung CT is for controls. Okay. Yung control sa loob ng aeroplano which produces the voltage, okay, na ikukumpara natin sa so plus to minus to. So, itong signal na to is basically the voltage proportional to the desired roll angle. Okay, yung signal na yun. Okay, ito naman, itong signal na to is basically the voltage proportional to the actual roll angle.
So ngayon, pareho ng voltage siya. So makukumpara natin siya. Now. Ang lalabas ito ngayon is yung roll angle error. So lagyan natin siya as theta E para sa roll angle error. Okay. Ano ang magre-respond sa signal na to? Ang sabi niya, the ailerons respond to the roll angle error. Okay. So, yung roll angle error, ang magre-respond dyan yung ailerons. Yung ailerons, ito yun. Yung nasa gilid ng, nasa pakpak ng aeroplano. Yung maliit dyan. Tumataas at bumababa yan para, ano, pagka nag-flow yung hangin dyan, itutulak yung aeroplano, yung isang pakpak, pababa or pataas. Kaya magkakaroon ng roll yung ano yung eroplano natin. Yung iba pang gumagalaw dyan, ito. Okay. Para makontrol niya yung pitch at saka yung yaw. Okay. So, ganyan yung dynamics ng eroplano. Okay. So, ito. Ang mag-respond dito ay yung aileron. So, A-I-L na lang. So, ito yung aileron. Okay. In which magpo-produce siya ng yung deflection sa aileron, magpo-produce ng ano? Ng angular deflection. So, angular deflection. Okay. So, yun, magde-deflect yung aileron. Okay. So, ano ang magre-respond sa signal na to? Sa angular deflection. Okay. So, sa angular deflection, magre-respond din yung aircraft. Yung aircraft, lalabas ngayon, ito yung controller niya. Okay. Lalabas ngayon, yung aileron ng controller niya. Okay. Itong aircraft niya, yung plant. Okay. So, yun yung lalabas na plant. Okay. Okay. Kaya lang, merong konting twist. Kasi, ang sabi niya, once na umikot yung aeroplano, ang ipoproduce niya is yung roll angle rate. Yan niya. The aircraft responds to this angular deflection producing a roll angle rate. Okay. So, magkakaroon ka ng roll angle rate dyan. Yan yung signal mo dito. The problem is, ito ay actual angle to. Ibig sabihin, angular position to. Ito, rate. Ito. Ibig sabihin yung the speed by which it changes its angle. Okay. So, magkaiba yun. So, paano natin para reconcile yung dalawang, ano, dalawang signal na yun? Okay. Take note that this is rate. Rate ito or speed. Okay. Ito naman ay position. Angular position. Okay. So, paano natin madederive or paano natin makukuha yung position galing sa rate? Okay. So, meron tayong idea sa ano, sa linear. Sa linear ano? Linear. Sa linear sense. Na ang speed, kung natin V, is basically yung rate of change of position. Okay. So, sinasabi natin na yung speed is the rate of change of position. Pero sa mathematical terms, describe natin yun na parang ito. Yung rate of change, ginagawa natin derivative. Okay. So, sinasabi natin na yung velocity is yung first derivative ng position with respect to time. And consequently, since ang ating acceleration is the rate of change of our speed, lumalabas na yun na yung acceleration natin is basically yung second derivative ng position. So, may ganyan tayong idea sa linear. Meron din ganong idea sa ano, sa angular ano, angular motion. Okay. So, ano yung idea na yun? Yung theta, yung ating angular yung ating angular position. Okay. Yung omega, yung ating angular speed or angular velocity. Tapos yung a, yung ating angular acceleration. Pero ganun din yung relationship nila. Na yung angular speed is the rate of change of the angular position. Okay. In this case, ito kasi yung omega nyo. Okay, so gawin natin omega na lang to. Okay. Now, how do I get this from this one? Okay. Paano ko makukuha to? Galing dito. Kasi ito yung dito. Ito yung kailangan ko. So, you might have guessed it right.
yung theta natin is basically yung integral ng angular position with respect to time. Okay? So, ganyan nangyayari. So, which means, kailangan kong i-integrate ito para makuha ito. Okay? And, for that, ano, for that matter, magkakaroon tayo ng special symbol dito, no 1 over s, which would represent your integrator. Okay? So, ito, this one, is an integrator. Okay? So, ang integrator niya performs the integral, ano, integral operation. Okay, so this completes now your ano your role stabilizer system. Okay, so nagkaroon na introduce tayo sa bagong symbol ng integrator. Itong symbol na 1 over s, may explanation yan sa Laplace transform, kaya 1 over s yan. Okay, at yan ay universal symbol para sa integrator dahil kahit sa MATLAB ginagamit niya itong symbol na to para sa integrator. Okay, and you might have guessed it also na ang symbol ng differentiator is ganito. Okay, so d over dx, yung symbol ng differentiator. Okay, ito naman, integrator ito, 1 over s. Okay, so that completes yung ating 3 examples para dito. Okay, so I hope na meron tayong, nagkaroon tayo ng understanding. With regard sa ano, sa karon tayo ng understanding with regard sa basic ideas ng ano, ng control systems engineering. Okay, so should you have any questions, please feel free to ano, to message me. Okay, para mas marinawan natin yung mga ano, mga questions niyo regarding these discussions.